So this afternoon, guys, the first topic that we will cover is the learner-centered psychological principles. So pag sinabi natin learner-centered, yan yung time natin ngayon. Bilang teacher, dapat si learner ang sentro. Siya ang important client natin sa teaching and learning process. At kung wala sila, ay wala rin po tayong mga teacher. So dapat daw po holistic ang development ng bata. Kailangan meron ang utak na didevelop yan, ang puso, okay, ang affective domain, and also ang kanilang psychomotor. At dapat po ngayon, ang mga ilan sa mga ginagawa nating mga approach sa ating school ay dapat ano yan, holistic development yan. Dapat inquiry-based approach, no? Dapat discovery learning. Kasi nga po dapat ang bata ang nakakadiskubre at nakakatuto para sa kanilang sarili, at tayo mga teachers, we are just facilitators of learning. Okay? So, syempre, tayong mga teachers, tayo pa rin kumbaga ang driver niyan. Kaya nga meron tayong mga lesson plans, okay? Tayo ang namimili ng mga possible activities na suit doon sa objectives na dapat at the end of the day, ma-assess natin kung nakuha ba ng bata or natutuhan ba ng bata yung competency. Pero ngayong hapon na ito, ano-ano ba yung mga learner-centered psychological principles? So pag sinabi nating psychological, ito yung dapat iniisip natin or pangkaisipang prinsipyo ng mga guro para sa mga bata. Okay. So syempre, ang learner-centered psychological principles, yan ay ipinamahagi sa atin ng American Psychological Association. So it's actually a work group that has an interest in education, at yan po yung tinatawag nating APA sa research, kasi they also provided us, you know, ways of doing citation. No, if ever we used, you know, existing researches, then we need to cite them and we provide proper citation because it's important for us to avoid plagiarism. Ano pa yung you are owing, no? Owning some knowledge na hindi naman galing sa'yo. Okay, so yan po yan. At importante yon. Okay? So ulitin ko, sila po yung nag-ibigay ng learner-centered psychological principles. At syempre, ipapamahagi ko sa inyo yung mga prinsipyo na yan. Ano-ano po ba yung mga yon, Sir Val? O ito, meron tayong 14 na learner-centered psychological principles. At syempre, iisa-isahin natin yun mamaya. Pero yung 14 na yun, nahati-hati sila sa main category. Ano yung first category? We have the, ano to, sabihin nyo nga sa sarili nyo dyan, cognitive and metacognitive factors in learning. May mga prinsipyo dun. Ano yung pangalawa? Motivational and affective factors. Pangatlo, developmental and social factors. Importante yan. At ang panghuli, individual differences factors. So, iisa-isahin natin ano ba yung mga nakapaloob sa cognitive, sa motivational, sa developmental, and individual differences. Okay? Bagalan ko daw po. Ayan, nataon nga lang po na marami tayong presentation. So, saktong pacing. Masyado ba ako mabilis, mga kapatid? I think sakto lang naman po ata yung pacing ko eh, di ba? Ah, di ba? Ikaw lang yun, madam. Bilisan mo. Review lang ito. Kaya dapat makinig ng mabuti. Itong talaga. Kukurting kita dyan, ma'am. Ayan. So, unahin natin. Number one category tayo, ha. Unahin natin yung cognitive and metacognitive factors in learning. Okay? So, oo, may recording ito, mga kapatid, kaya pwede niyong balikan, makikita niyong magandang mukha ko, di ba? Char, okay. So, ayan, punta na tayo. Unahin natin yung kategorya ng cognitive and metacognitive factors in learning. Ano ba yung mga cognitive and metacognitive factors? Para mas maintindihan natin, aralin muna natin ano bang ibig sabihin ng cognitive at ano bang ibig sabihin ng metacognitive. Ulitin ko, ha, tayo ay mga guro dito. So, dapat alam natin to. Ano yung cognitive? Basahin natin. Involves various strategies that one uses to learn. Ano daw yung mga cognitive components? We have attention,
executive function, perception, and reasoning. Itagalog ko lang po, pag sinabi natin cognitive, ito yung pag-iisip natin bilang guro, ito yung pag-iisip natin bilang isang estudyante. Okay? So, ito yung nasa isip natin. Kaya nga sabi dito, involves various strategies that one uses to learn. So, ano ba yung mga innate na meron tayo ng mga tao para mag-isip? O ano ba yun? O syempre, para mapag-isip tayo, dapat meron tayong lingwahe. Ano pa? Kailangan may alam tayo, may knowledge ka dapat para magamit mo yung cognitive. Ano pa? Hindi lang dapat may knowledge, kailangan may comprehension ka. At kung may comprehension ka at may knowledge ka, dapat na-apply mo. O itong sinasabi ko na ito, ito na yung cognitive na ibinigay sa atin ni Bloom, ni Benjamin Bloom sa kanyang Bloom's Taxonomy and also ni Anderson. So, yun dapat, no? Kasi kung wala kang knowledge, eh wala. Okay, sabi nga ni Tabula Rasa, ni John Locke, ang utak daw, wala pa daw talagang alam yan. Okay, initially, na pagyayamanin na lang natin through our experience. Kasi sa experience, yun po yung nagbibigay sa atin ng learning, tama po ba, ng mga lesson. So, one must have that cognitive faculty para makapag-isip. Okay, so paano mapapagyaman yan? So, we need to use strategies. Ano bang dapat? Paano ba tayo natututo? Una, kailangan, pag natutuhan daw natin, eh syempre, kailangan makita. Gamitin natin yung senses natin. O, kailangan mo makita, kailangan mong marinig, kailangan nasasabi mo, kailangan nararamdaman mo. Okay? So, yun yung mga dapat teachers, we need to provide them experiential learning na magagamit dapat nila yung senses nila. Kasi yun yung, ano, papasukan para makuha yung, ano, attention. O, pag nakikita mo, may attention. May perception ka din. May executive function. Depende sa kung paano mo naranasan or na-experience ang isang kaalaman. At syempre, gagamitin mo rin kaalaman mo for you to reason out. Kaya yan po yung mga cognitive components natin. Merely, nag-iisip ka dito at kung paano mo pagyayabunin ang pag-iisip mo. Yun yung gusto sabihin ng cognitive. Ngayon, mga kapatid, punta tayo sa metacognitive. Pag sinabi nating meta, ibig sabihin yan beyond. Cognitive, pag-iisip. So, ibig sabihin lang yan, you are going beyond thinking. Or you're thinking about thinking, learning about learning. Okay? Sino ang nagbigay sa atin ng metacognition? Who is the father now ng metacognition? Pakisulat nga, kilala nyo ba? Kilala nyo ba ang father of metacognition? Yung proponent niyan o yung advocate. Very good. Ma'am Ellen Joy. She said it's Flavel. Okay. John Flavel. Very good. Very good kayo dyan. So, siya yun. Sir Val, oh, sabi mo sa cognitive, okay? Okay, okay naman na eh, nakakapag-isip na tayo. May karunungan na tayo. Meron pa po ba dapat masigit pang alam ang isang tao? Oo. Yun yung metacognition. Kung paano ka na mag-isip. Bakit? Ano bang sinasabi sa metacognition? You are going to monitor and evaluate or evaluation of cognitive factors. Definitely. Okay? Hindi naman pwedeng basta isip lang tayo ng isip. Kailangan we need to monitor. Are we really learning? Okay? Sa mga estudyante natin, namomonitor dapat natin kung tama ba yung pag-iisip nila. At na-evaluate daw din po ba natin yung kanilang kakayahang mag-isip. Okay? So, ibig sabihin lang nito mga kapatid, tayong mga teachers, binibigyan dapat natin ng mga activities ang mga bata para o na makatutulong upang ma-enhance ang kanilang pag-iisip. Na dapat, tama ba yung ginawa ko? Tama ba itong sagot ko? Okay? Kaya pag sinabi natin metacognition, we teachers should provide opportunities for the students to reflect, to do self-assessment. At hindi lang para sa mga bata, kundi para sa atin ding mga teachers. Mas malalim kasi ang metacognition kumpara sa cognition lang. Tama po ba? Okay? And syempre, in order for the learners, okay, to build that metacognition, teachers should implement the most effective and efficient strategy for the students to learn. Kung ang mga bata, kay interesado sila sa panunood, sige, bigyan mo sila ng panunoorin. Kung ang mga bata magaling sa pagsayaw, sige, you let them dance.
Kasi kung yun ang interest nila mga kapatid, mas nagiging effective ang learning sa kanila. Mas namamaster nila kung paano ba mag-isip, and through that, you're helping them to enhance their metacognition ability. Okay? Pero ngayon, bibigyan natin or iisa-isahin natin mga kapatid, ano ba yung mga factors in terms of cognitive and metacognitive factors in learning. Okay? But before that, do you have questions? Maliwanag po ba kung anong pagkakaiba ng cognitive sa metacognition? Pag sinabi natin metacognitive, nag-iisip ka or may kakayahan ka mag-isip kasi una, may utak tayo. Pero sa metacognition, you need to reflect, you need to monitor and evaluate. Tama ba yung iniisip mo? Tama ba yung sagot mo? Okay? Kaya dito sa CBRC guys, meron tayong Metacognition Day na kung saan tuturuan kayo, tama ba yung mga pinagsasagot nyo? Okay? Kasi importante rin yan for you to top the board. You should have that metacognition or metacognitive ability. Okay? But then, do you have any questions before we proceed with our next slide? Okay? Anan, okay. So ngayon, guys, punta tayo sa tinatawag nating factors na. Ano yung mga factors? Number one, nature of the learning process. Okay, ano ba daw ang nature ng learning process? Okay, basahin natin to. The learning of complex subject matter is most effective when it is an intentional process of constructing meaning of information and experience. O sabi niya, yes, it's true that when we teach guys, there should be a subject matter. Okay? And regardless of how easy or simple or complex that subject matters are, kailangan ang mga teachers mag-employ po ng effective na strategy para yung mga bata makapag-construct ng meaning about sa information or subject matter na ituturo mo. Sir Val, bakit kailangan po na mag-construct sila ng meaning? Kasi, or Sir Val, paano po ba makakapag-construct ng meaning yung mga bata? Okay, syempre, unang-una dyan, kailangan you let them experience. Ano ba yung tinuturo mo? Tama po ba? Kasi kung hindi, mahihirapan ngayon yung bata. Dapat klaro kung ano yung ituturo mo. At kailangan i-relate mo po yung tinuturo mo sa kung ano yun na yung existing na experience ng bata. Naintindihan? Kasi kung meron na siyang prior knowledge about dyan sa subject matter mo at gumagamit ka ng mga strategies or even instructional materials and examples na meron sa kanilang prior knowledge kasi nga na-experience na nila noon, yan, tinuturo mo, then it would be easy for them to construct meaning of that particular information that you are teaching. Importante yun. Hindi pwede yung pag nagtuturo kasi tayo, gagamit tayo ng example na hindi pa alam ng bata. Tama po ba? Kaya dito sa number one, papasok dyan yung mga ano, yung mga ginagamit sa educational technology and even sa mga examples na pinuprovide natin na dapat nakabase yun sa kung ano na rin yung alam ng bata. Kasi kung hindi nila alam yun, kahit sabi ka ng sabi or turo ka ng turo, they will not get your point. Tama po ba? Sayang lang. Okay. Kasi yun dapat ang nature ng learning process. Dapat meron na silang prior knowledge para makapag-construct sila ng meaning doon sa subject matter na iyong itinuturo. Okay? Yes, tama po. Schema, Ma'am Vanessa. Okay, for prior knowledge. So there, that's for the nature of learning process. Okay? Next, number two. Nasa cognitive and metacognitive factors pa rin natin tayo. Ano yung number two? Goals of the learning process. Sabi niya dito, the successful learner over time and with support and instructional guidance, they can create what? Meaningful, coherent representations of knowledge. Mm. Ano yung word natin dito, guys? Goals. Okay. As teachers, para maging, you know, okay ang cognitive and metacognition ng bata, kailangan daw po klaro ang goal ng ating ituturo or ng learning process. Bakit? Kasi kung hindi po clear ang goal sa mga bata, wala silang patutunguhan.
wala silang path. Okay? At kung may goals ka, halimbawa, sa lesson plan natin, di ba meron tayong learning objectives? And to support and materialize or realize those objectives, teachers should use instructional materials, strategies, nakaka-align dapat doon, na dapat pag ginamit mo yun, makukuha mo yung goal o yung objective. Tama po ba? Kasi kung hindi po, eh walang meaningful and coherent representation of knowledge. Tama po ba? Okay. So kung wala po, wait lang po ha, may concern dito. Hindi daw po ba nakikita yung PowerPoint ko? Teachers, is it true? I thought you can see my PowerPoint. Oh, it's visible. Sir, ma'am, perhaps you can, log in again. Okay, better sign out or left first and then try to go back. Okay, so there. All right. Okay, so yun, para maging meaningful, kailangan alam nung bata yung goal. Okay, so yun. All right, and that's for number two, goals of the learning process. Okay, next, number three. Sa cognitive and metacognitive factors in learning, kailangan din po itong factor na yan, ano? Construction of knowledge. Para maganda ang pag-iisip at yung knowledge na magiging bata, ito yung gagawin. Ito daw. The successful learner can link new information with existing knowledge. Okay? In meaningful ways. Ah, di ba? Parang babalik ulit tayo sa number one kanina. Kasi yun yung nature of learning process na dapat yung bata matuto. Ngayon, para matuto yung bata, kailangan daw po teachers can link or can provide strategies where the learners can link new information with their existing knowledge. Okay? Eh, pero ang sabi dito, meaningful ways. Okay? So, paano ba kasi magiging meaningful, Sir Val? O ganyan ang sabi ko, iparanas nyo. Let them think. Do not spoon-feed the learners. Instead, let them understand it by their own. With your guidance, of course. With providing or with the provision of the needs na kailangan ng bata. Example, gusto mong ituro yung biology, halimbawa. Example, yung plant kingdom. Okay. Sabi, syempre, pag na-encounter ng bata yan, plant kingdom. Ano ba yung plant kingdom, sir? Oo, may plant, pero ano ba yung kingdom? Okay. Syempre, yung teacher, okay, bago kayo magsimula dapat dyan para mas maintindihan niyo yung plant kingdom. Oh, una, kuha ka ng flower, ng plants. Okay, regardless of what type of plants. Then, you point kung ano yung mga alam na nila. O anak, ano bang alam nyo na patungkol sa plant? O ganito, ganyan. So, base sa mga sagot ninyo, mga anak, okay, na ang characteristics ng mga nasa kingdom plantae or kingdom plants ay ito, ay yung mga sinabi nyo. So, with that, yung mga existing knowledge nila, guys, naiintindihan na o magagamit na nila yun para maintindihan kung anong ibig sabihin ng plant kingdom. Ah, yung plant kingdom pala, pure plant lang pala ito. Napag-aaralan pala dito yung mga characteristics na kailangang alam din namin kung paano tumingin o mag-distinguish ng plant. O, ganun. Okay, so mas madali ngayon sa batang i-absorb kahit na complex topic pa yan. Kasi they were able to use their existing knowledge. By how? In meaningful ways. Kasi they can discover, they can, I can realize na ganito pala yun. Ay, ganito pala. Okay? So, ganun po. So, better ba ang construction of knowledge nun, Sir Val? Definitely yes. At mas maaalala po nila yun. The better the construction of knowledge, the better the retention. The more experiences and the more existing knowledge they can use, the better the learning and understanding and even the retention. Okay? So, yan po. Number three, construction of knowledge. Okay? Next, number four, is strategic thinking. Okay? So, nasa cognitive pa rin po tayo, ha? Pang-apat, is strategic thinking. Sir Val, anong nandyan naman sa strategic thinking na yan? Sabi niya dito, the successful learning
or learner can create and use a repertoire of thinking and reasoning strategies to achieve complex learning goals. So, Serval, paano daw? Ikaw ba, Serval, paano ba makaka-create at makakagamit ng repertoire of thinking and reasoning strategies yung bata sa tingin nyo? Okay. So, in this kind of factor, teachers, papasok naman dito yung kung ano-ano yung mga uri ng assessment or evaluation tool na ibibigay ni teacher to assess kung natuto ba yung bata or hindi. Ano bang pwede natin? Ang ibig sabihin lang ng strategic thinking, kailangan yung bata mahasa sila sa kung paano ba mag-isip. Ngayon, si teacher, para mahasa yung mga bata kung paano mag-isip, kailangan i-engage ng teacher yung mga bata sa iba't ibang uri ng assessment. Hindi po pwede na from the beginning of the school year up until the end, eh puro ka lang true or false. Kailangan may variety of assessment tools. Anong aside sa true or false, anong pwede? Completion. Ano pa? Short answers, essay, multiple choice. Kasi sa iba't ibang uri ng assessment tool, teachers, may iba't ibang uri din ng atake ng pag-iisip na kailangan mo para masagot yon. Tama po ba? For example, hindi naman po pareha yung thinking strategy natin sa pagsagot ng true or false at sa pagsagot ng essay. Sa true or false, that is very objective. And they can just, you know, they can just simply identify or they can just discriminate one thing to another or they can just simply apply a certain knowledge and all. Okay? Na hindi po nila, halimbawa, na magagamit yun kapag doon naman sa essay. Kasi kapag sa essay, ano naman ang madalas, depende kasi sa tanong, tama? Kung ang tanong mo ay more on open-ended questions, so ibig sabihin, you are checking there the creativity of the learners, how wide they know about the topic, how they organize their thoughts. So ang daming uri ng kung paano ba mag-isip yung mga bata, depende sa kung ano yung ibibigay ni teacher, okay? Na strategy for the students to learn. So, kung gusto mo namang performance task, go ahead. Okay? If you want to manipulate something, go ahead. Ayan. So, doon, ayan, mas nagiging better yung thinking at yung analysis ng bata. Alright? So, there. That's for number 4. Next, number 5, thinking about thinking. Or ito na yung tinatawag nating metacognition. Okay, so basahin natin anong nandito. Higher order strategies for selecting and monitoring mental operations facilitate creative and critical thinking. Tama naman ito. Bakit? Para daw yung bata were able to enhance their metacognition, kailangan merong higher order strategies. Para mas maintindihan niyo ito, gamitin natin yung kay Bloom's Taxonomy of Cognitive Learning. Meron tayong acronym sa CBRC na Casey Apanse. Ano yung basic or fundamental? Ano yung K? Knowledge. Ano yung C? Comprehension. Ano yung application? Ano yung an? Analysis. Ano yung S? Synthesis. At ano yung E? Evaluation. Ngayon guys, para daw mas maging creative at critical ang pag-iisip ng mga bata, you need to provide higher order strategies. Okay. With that Bloom's taxonomy, students, the knowledge and the comprehension are both LOTS or lower order thinking skills. Ibig sabihin lang nun, it's a basic need na dapat may alam tayo. Tama po ba? Pero hindi daw po dapat puro lang kaalaman ang ibibigay natin sa mga bata. Dapat daw po higher order thinking skills or strategy. Saan po siya mag-i-start yung higher order thinking sa Bloom's taxonomy? It will start with the application going up. So from application to analysis to evaluation and synthesis. Tayong mga teachers para makapag, you know, think ang mga bata. We need to let them apply what they know. They need to analysis, break down something based from what they know. Ano pa? They need to evaluate
and they need to synthesize. Kasi pag ginawa mo yung analysis, yung evaluation, yung synthesis, at yung application, guys, they can enhance their creativity. Ano pa? Critical thinking. Sir Val, saan magfo-fall yung creativity doon? Oh? Pwedeng ipasok natin yun sa application. Pwede rin mag-manifest or mag-express yan sa tinatawag nating synthesis. Tama? Oh. Pero saan naman, Sir Val, yung critical thinking? Oh. Dalawa lang din yun. Analysis and evaluation. Kasi hindi ka pwedeng mag-evaluate or magbigay ng feedback, okay, nang hindi mo hinihimay yung mga bagay, hindi mo tinitignan lahat. Okay, kapag sinabi kasi natin critical thinking, you need to suspend your judgment. So si student, in order for them to, you know, to develop critical thinking, okay, let them practice not to judge right away. Instead, look at small details before they come up with the a plausible conclusion about the details. And with that, they will learn metacognition or thinking about thinking. Okay? So, ganun dapat tayo. Kaya nga itong thinking about thinking na yan, guys, lalo na kapag magpapa-exam tayo, di ba? Halimbawa, gagawa tayo ng table of specifications. So, nandoon yung Ruapanic or yung Bloom's Taxonomy or Revised Bloom Taxonomy. May mga allotted number of items na that would fall under creating, that would fall under evaluating. Okay? Kasi importante yun na dapat alam ng bata yung mga ganung uri ng tanong. Para nga, maging creative sila and also critical ang kanilang thinking. Okay? Maliwanag po ba, mga teachers? Maliwanag po ba? Okay? So, yun. Kaya importante na tayong mga teachers maalam, maraming alam sa kung paano ba natin i-draw out yung ability ng bata to the optimum and maximum. Oh, di ba? Perfect ka doon. Oh, next. Number six. Nasa cognitive pa rin tayo. So, number six, context of learning. Ano ibig sabihin ng context of learning, Sir Val? Sabi dito, learning is influenced by environmental factor, including culture, technology, and instructional practices. Masabi niya dyan. Ang pagkatuto daw na i-influensyan daw ng environmental factor. O unahin muna natin. Sabi niya kasi environmental factor. Malawak pag sinabi mong environmental factor. Maaring tumukoy ito sa paaralan. Maaring tumukoy ito sa kung anong nakikita ng bata. Okay? At syempre, maaring tumukoy din ang environmental factor sa kung paano kinakandak ni teacher yung kanyang pagtuturo. Kasi syempre tayo, environment niya tayo. Tama? Okay. So, sa environmental factor, guys, kailangan po na or naapektuhan daw ang learning sa culture. Okay. I know or we know that even here in the Philippines, we have a very diverse cultural practices. Okay. Na kung saan naapektuhan ang ating pagkatuto. Halimbawa, sa culture kasi, okay, nakikita ang kultura depende sa kung ano yung lingwahe or dialekto na nagagamit. Ngayon, kung ang kultura, halimbawa, ang lingwahe ginagamit ninyo ay magaling sa ang mga bata sa Ilocano, why not sometimes use Ilocano dialect para mas maintindihan ng bata? Para mas contextualize siya. Tama po ba? Kasi kung gamit ka, halimbawa, mga low graders tayo ng mga estudyante, tas pure kaagad ng English, okay, eh wala silang background sa ganyan, para mas maganda ang learning, eh di, you know, use the dialect they use or the mother tongue. Yan yung actually isa sa rason kung bakit meron tayong adoption ng mother tongue. Okay? Ayan, may tanong dito. Ang religion po ba nakaka-apekto? Definitely yes, because that's part of our culture. Halimbawa, may mga estudyante tayo, halimbawa na lang ng mga Muslim and everything. Tapos si teacher, okay, halimbawa, nagpapagawa ng mga bagay na against sa religion ng isang bata. So tingin nyo ba, papakinggan ka ng bata? Hindi po. So ibig sabihin, si teacher, dapat alam niya kung ano yung cultural background ng mga bata. At kung alam niya yun, alam niya din dapat kung ano yung iba't ibang approach at kung ano yung mga ituturo.
Okay. Political, yes, that's also part. Okay, so kung ano yung pananaw din ng mga bata. Okay, so all of that will fall under culture. Now, what about technology? So, syempre, mayroon tayong tinatawag na educational technology, and technology now is so prevalent, especially the changes it occurs in it, no, pabago-bago, ang daming inventions and all, na nakatutulong naman talaga sa pagtuturo ng mga teachers. Tama po ba? Ngayon, yung mga bata, halimbawa, meron kang topic na gustong ituro. Kasi ngayon, we are trying to shift from traditional way of teaching. Ngayon, punta naman tayo sa... ano to? Oh, may tanong na ito kasi... Wait lang po ha. Pabasahin ko yung tanong na yan. So, sa technology, ngayon kasi nagsishift na tayo. Tama? From traditional to modern. Eh, paano ba yung i-describe ang modern? Sabi nga natin, learner-centered. So, the more senses na ikakabil o na acknowledge sa teaching learning, the better. Ngayon, syempre, paano ba nakakatulong ang learning sa mga bata in terms of technology? Di gumamit tayo ng PowerPoint, gumamit tayo ng mga virtual laboratories, pwede tayong magpapanood, okay? Pwede tayong mag-post ng mga pictures. Halimbawa, gusto mong ituro ang itsura ng mga dinosaur noon. Eh, hindi ka naman na makadala ng dinosaur kasi wala na nga, extinct sila. So, let's use pictures shown through your PowerPoint presentation para alam nila na kahit na mga pictures yan, at least they have knowledge about it already. So, technology. Ano pa? Pwede tayong gumamit ng mga speakers. Okay? Pwede tayong magpa... Yung mga actually mga booklets din. Yeah, that's also treated as technology. Okay? O yung mga bata, i-let them gumawa ng mga activities na they can use technology din. Okay? Kasi ngayon ang technology is important. It's already part of our lives. No? So yung bata, para mas madali at efficient ang kanilang mga activities, you let them practice their knowledge about using technology. Okay? Ngayon, di ba, gumagawit tayo ng mga Quipper, di ba? Meron tayong, ayan, e-book, pwede tayong mag-download. Kung bawa, lilima lang ang available na book, tapos may nahanap ka sa internet na maraming kopya, eh di ibigay mo sa mga bata para sila na rin ang magbabasa. So with that, natulungan na tayong mga teacher, okay? Natulungan din ang mga bata, hindi lang sa pagkatuto, kundi para paano gumamit ang technology din. Contextual ba yun, Sir Val? Oo, kasi yun yung in demand ngayon. Yun yung meron ngayon sa ating educational system, technology. Okay? And even instructional practices. O kung ang tayo noon ay puro tayo traditional way, puro tayo lecture and everything. So, hindi naman po dapat ganun. Dapat let the students be the one to be the active, no, participants. Hindi po pwedeng si teacher na lang lagi ang nagbibigay ng information. Let them discover. Let them inquire. No? Let them experience independent learning para mas maintindihan din po nila. Okay? So, ngayon may mga tanong dito. Ayan, may tanong dito. Ito si Sir, kasi kanina pa itanong ng tanong. Sabi niya, Sir, same lang ba or anong kaibahan ng child and adolescent development? Ano daw? Sir, same lang ba or anong kaibahan ng child and adolescent development or the child and adolescent learning? Well, actually, magkaiba ang child and adolescent. Tama ba? Ang child, ibang stage yan. Ang adolescent, ibang stage yan. Pero sa bawat stage, meron silang particular development na ma-achieve para kapag yung bata na-achieve na yung development na yun, ready na siya sa next stage, which is the adolescence. Kaya meron tayong tinatawag na developmental task na mamaya i-explain ko yan. Oh, I hope naintindihan po. Naintindihan po ba? Okay. How about learning principle and principle of teaching? Nalito ako. Same lang ba? Sir, you should know already the answer here. Pag sinabi nating learning principle, yan dapat yung prinsipyo natin kung paano matuto ang bata. Kumbaga, pag sinabi na we are more on learning, paano mag-learn ang bata pag sinabi mong learning principle. Pero pag sinabi mong principle of teaching, eh tayo ang pinag-uusapan nun.
Pero yung mga principle of teaching na yun, para din po sa mga bata. So, ibig sabihin, ang principle of learning at ang learning, principle of teaching at saka learning principles, dapat intertwined yan, magkasama yan. Okay? Continuous yan. Okay? So, though they have distinction, okay? Pero, iisa lang ang goal, which is yung bata. Okay? So, there. Next. Oo, yung subject siya na lito. Okay? Yung child development at child learning, magkaiba po. Nako, ang development, broader term lang yan ng learning. Okay? Pero ang development at saka learning, magkaiba talaga yan. Mamaya explain ko yan. O, wait muna. Alright? Next, number 7. Alright? O, tapos na tayo sa cognitive and metacognitive factors. Ngayon, punta naman tayo sa motivational and affective factors. Okay? Ayan. So, isa-isa lang ulit natin ha, yung sa cognitive and metacognitive. Number 1, nature of the learning process. So, ano nga ang ibig sabihin yan? Kailangan daw yung bata para matuto, they need to be able to construct meaning at paano po makakakonstruct ng meaning, gamitin po ang kanilang experiences. Kasi yun po dapat ang learning ng bata. Yun dapat po yung nangyari sa teaching and learning. Yun yung nature eh. Kasi hindi mo naman matututuhan kung hindi mo naranasan. Tama po ba? Abstract kapag hindi mo naranasan. Okay? Next, number 2, goals of the learning process. Kailangan po klaro yung goals na dapat ko. Ano yung matutuhan ng bata? Yun lang din dapat po. Okay? At kailangan para mas ma-achieve ang goal, magbigay dapat ang teachers ng mga support or guidance para maging meaningful ang kanilang pagkatuto. Number 3, construction of knowledge. Link new information with what you know. That's important. Ito yung philosophy na tinatawag nating constructivism, yung number 3. Okay? Number 4 is strategic thinking. Dapat po iba-iba yung na-experience ng bata kung paano sila mag-isip para hindi lang po sila naka-confine sa isang uri ng thinking. Ano ba kasi ang iba't ibang uri ng thinking natin? O may creative thinking, may critical thinking, and among others. Okay? Next, number 5, thinking about thinking or metacognition. Higher order strategies daw po dapat ang ibibigay natin sa bata para ma-build nila yung creativity and also critical thinking. Ayan. And number 6, context of learning. Dapat yung environmental factors or yung environment dapat ng bata ay nakatutulong para mas matutuhan, halimbawa ang isang topic. Okay? At ang learning factor or learning ng bata ay na-influensyan din po ng kultura, ng technology, at ng instructional process.